Hey, what's up? Muli, ito po si Brian Landicho. Ang inyong kababrayan na nagsasabing magandang tanghali po dito sa atin sa Pilipinas. Magandang umaga, gabi, hapon sa ating mga kamamiks na OFW na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Kumusta na po kayong lahat? Sana po tayong lahat. Nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman. Sa araw pong ito, pag-usapan po natin ang pagbabalik ni Ofer Mirna sa Mamix World. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na nagsalita po uli si Ofer Mirna regarding po sa mga issue ang hindi pa tapos or unfinished issue ng nina Migs, Jeth at saka ng Tesorero family. Nangyari ito nung nagsimula yung issue nung 40 days ni Mahal. Kasi andun si Ofer Mirna nung time na yon. Meron siyang mga nasaksihan or nakitang mga bagay-bagay na para sa kanya hindi tama. At dun din sa 40 days na yon, dun sa celebration na yon, dahil nagkaroon nga ng hindi magandang pangyayari kay Ofer Mirna, pinagkatiwala ni na Sir Jason ng family Tesorero yung isang cellphone ni Mahal na may password, at nagawan ata ng paraan ni Ofer Mirna or siya yung gumawa ng paraan para ma-open yung cellphone na yon na may password. At dahil doon, nagkaroon ng kopya si Ofer Mirna ng mga screenshots na unang lumabas. Nakita po natin lahat yon, yung mga convo ni Mahal regarding kay Migs at kay Jet. Nung time na yon, meron na rin na na-disappoint kay Migs tsaka kay Jethro. Nung panahon na yon, alam natin na nag-start ng medyo mahati yung Mamix World. May mga taong naniwala doon sa screenshot na in-reveal ni Ofer Mirna. At hindi naman natin masisisi kasi karapatan nila yon bilang isang fans. Yun yung nararamdaman. So they have their right na maging ganun yung nararamdaman nila. At mayroon din naman na hindi na issue yung sexualidad or kung sakali man talaga, more than manager and talents or artist talaga yung relationship between Migs and Jeth. So that's fine. Sa panahon ngayon, 2022 na, tanggap na yon. Kasi karapatan din naman nila yon na magmahal, though sinasabi nila na mali sa Biblia yon, pero still bilang isang tao, kumbaga wala pa rin tayong karapatang husgahan sila kasi nga yun yung nararamdaman nila, doon sila masaya. Iwanan na lang natin yung sa kanila. So at ito na nga, may bagong pasabog si Ofer Mirna at marami siyang nakwento doon na lapses. Ayon sa kanya, mga lapses sa kung paano pinrato or kung paano inalagaan si Mahal. Binanggit niya rin doon ang tungkol sa mga pera, sa mga padala ng OFW, kung bakit parang questionable sa kanya yung pagkamatay ni Mahal. At bilang isang personal encounter or may personal na experience na makasama niya or andun siya sa pinangyarihan ng 40 days kung saan nagsimula ang lahat, siguro kung doon tayo sa side na tumiwalag or tuluyan ng umalis kay Migs, yeah, pwede natin sabihin na totoo talaga yung sinasabi ni Ofer Mirna. Convincing talaga siya kasi nga si Ofer Mirna yung may alam sa mga nangyari. Ang point ni Ofer Mirna is para daw gisingin yung mga tao na hanggang ngayon naniniwala pa rin kay Migs at saka kay Jet. Naimulat na daw mga mata kasi nga merong hindi maganda, may pang luloko daw na ginagawa si Jet at saka si Migs sa mga supporters. At hindi natin i-invalidate yung sinasabi ni Ofer Mirna kasi nga yun yung opinion niya at yun yung nasaksihan niya. Kumbaga kung tayo nasa side ni Ofer Mirna at nasa side ng Tesorero family at nasa side ng mga na-disappoint na pumalas na kay Migs Molino, talagang
hindi ka tanggap-tanggap yun para sa kanila. Sabi ko nga, lahat tayo may kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang desisyon, kanya-kanyang paninindigan sa lahat ng mga nangyayari. At kung doon naman natin ilalagay ang sarili natin sa mga fans na patuloy na kumakapit, na patuloy na sumusuporta kay Mix, maintindihan din natin na napakalaking sugat nito or napakalaking dagok nito para kay Mix at saka kay Jet. Yung mga revelasyon na sinisiwalat ni Offer Myrna. Dahil minahal nila si Mix at naniniwala sila na hindi ganun tao si Mix tsaka si Jeth, base nga dun sa mga nakikita sa video kung paano nila alagaan si Mahal, paano nila itrato si Mahal. At may mga iba din na mga solid Mix Molino na may personal encounter din kay Mix at sa family Molino na entertain naman sila ng maayos kapag pupunta sila sa bahay ng Molino family. Kumbaga, bawat isa talaga ay mayroong pinaglalaban, mayroong kanya-kanyang punto sa mga issue na nangyayari. So ayun, siguro timbang-timbangin na lang natin mga bagay-bagay. And let's see kung may mga revelation pa or mga panibago pang mga isisiwalat si Offer Myrna regarding sa mga nangyari. Or pwede rin naman na baka sabihan siya ni ng Tesorario family or ni na Sir Jason na itigil na lang, just like what happened before, na siguro nasabihan si Offer Myrna kasi nga nung kasagsagan ng unang issue, kung mapapansin nyo, tumigil si Offer Myrna, siguro kahit paano, nasabihan siya ni na Sir Jason na ano muna, ceasefire muna. So ayun mga kamamigs, muli ang punto po dito. Tanggapin man po natin na hindi, lahat po talaga ng Mamigs fans, may kanya-kanya pong opinion, may kanya-kanya po talagang paniniwala. May mga taong naniniwala kay Offer Myrna sa mga nangyari na isinuwalat niya. At syempre may mga tao din na naniniwala pa rin at nagmamahal kay Migs na patuloy na inuunawa or patuloy na ipinagtatanggol si Migs. Kumbaga, iba-iba po tayo ng pagtanggap, iba-iba tayo ng level ng pagsuporta sa ating mga iniidolo. Kaya by hook or by crook, talagang ipaglalaban natin kung sino yung gusto natin. Kumbaga, hindi natin mapipilit yung mga nasa side ni Mahal ng Tesorario family na kumampi kay Mix kahit tumambling tayo ng tukudila. Same goes with sa mga fans or sa mga patuloy na sumusuporta kay Mix. Hindi natin mapipilit na maniwala or kumalas bigla ng ganung kadali kay Mix Molino base dun sa mga isinisiwalat ni Offer Myrna. So ayun po, ang ano ko po dito, wala po akong karapatan na magsabi ng negative sa both sides. Sa mga fans na sumuporta kay Mahal ngayon na umalis kay Mix, at sa mga fans na umalis kay Mahal at nanatiling sumusuporta kay Mix, decision po natin yun, decision ng bawat isa kung kanino at saan tayo pumanig, kung saan at kung kanino tayo sa tingin natin magiging masaya, kung sino yung papanigan natin. Wala tayong sisisihing ibang tao kahit ano, kung ano man mangyari in the future. At sa masasabi mo sa sarili mo na pinili mo yung sa tingin mo itama para sa'yo, at sa tingin mo yun yung dinidikta ng puso at isip mo. Hindi na po natin kailangan na pagsalitaan ng masama or i-bash yung mga sumuporta kay Mahal. Hindi rin po natin kailangan i-bash yung mga sumuporta kay Mix. Kasi it's a matter of choice, it's a matter of decisions ng bawat isa. Nagkakagulo lang din po dahil nga sa patuloy na pagbabangayan ng bawat sides, which is hindi naman masama kasi opinion nyo yun. Gusto nyo ipagtanggol yung isang side at gusto nyo ipagtanggol nung kabilang side, yung side nila. Pero kung pipilitin po natin na tanggapin na lang yung desisyon ng isa o desisyon ng iba, siguro kahit paano,
mababawasan yung sigalot, kaguluhan sa Mamix World. Ayun po, siguro instead po na makipagriba tayo or makipagtalo tayo sa opinion ng bawat isa or ng iba, na alam naman natin na lahat tayo may pinaglalaban, lahat tayo ay hindi magpapatalo sa bawat opinion at sa bawat desisyon na ating napili. So, siguro mas mabuti na focus na lang tayo, supportahan na lang natin yung side na sinusuport, na pinili natin supportahan. Para at least maitaas pa natin yung side na pinili natin. At sa ganung paraan, makakabawas ito sa kaguluhan sa Mamix World. Ito po, both sides po ito ha. Both side po ng MIGS at saka ni Mahal. Hindi po natin na siguro kailangang manira pa ng ibang tao para lang itaas natin or patunayan natin sa iba na tama yung pinili natin. Dahil sabi ko nga muli, ang pinupunto natin dito ay lahat tayo ay may kanya-kanyang desisyon, may kanya-kanyang choice na ginawa sa Mamix World. Meron din na solid sa Tesorero family at kay Mahal na patuloy din ipaglalaban si Mahal. So ayun, para po sa akin, siguro simulan na natin sa mga sarili natin. Iwasan na natin makipagtalo. Suportahan na lang natin kung sino yung pinili natin. Para at least kahit paano, magkaroon tayo ng katahimikan, both sides, magkaroon ng peace of mind, at makapag-isip-isip ang lahat. So ayun po, abangan po natin kung may susunod pang pasabog si Ufermer na. At let's see po. So, ayun po, basta focus po kayo sa pinili nyong suportahan. Kapit po hanggang sa kaya nyo. Kapit po kasi yan po yung paniniwala natin. Yan yung pinili natin. Muli, ito po si Brian Landicho, ang inyong kababrayan, na nagsasabing ingat po tayo palagi. Lagi po tayo magdarasal. And God bless us all.